Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, eroplano gagamitin ng Pilipinas para sa airdrop mission sa Ayungin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dapat na ikonsidera ng mga awtoridad ang pagdadala ng mga supply sa tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa pamamagitan ng airdrop. Ito ang inihayag ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, sa layuning mapigilan malagay sa panganib ang mga sibilyang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kasagsagan ng resupply mission. Ayon pa sa mambabatas, dapat nang tapusin ang nakagawi ang ito at inihayag na hindi nito nakikita ang rasyonal o makatwirang paliwanag para sa paggamit ng civilian boats at mga crew sa pagdadala ng mga supply sa mga kasundaluhang Pilipino na nagbabantay sa naturang warship na nagsisilbing outpost ng bansa sa West Philippine Sea at simbolo ng ating soberanya at territorial integrity. Sa halip, maaari aniyang gamitin sa resupply mission ang air assets ng Air Force at Philippine Navy. Subalit, ipinunto din ng mambabatas na ang panganib na maaring kaharapin ng mga Air Force at Navy personnel sa naturang mission ay pareho lamang din sa kinakaharap ng mga crew ng civilian boat. Gayunpaman, hindi tulad aniya ng mga sibilyan na ginagawa lamang ang kanilang civic duty, ang militar aniya ang may responsibilidad para mag-supply sa mga kasundaluhan ng bansa sa ayungin at protektahan ang soberanya at teritoryo ng ating bansa. Maari din aniyang hingin ang tulong ng kaalyadong mga bansa para makibahagi sa airdrops, gayon din ang mga videographer at photographer na magdodokumento sa resupply mission. Kapag sinubukan pigilan ng China ang ating eroplano at nalagay ito sa alanganin, mai-invoke nito ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika at maghuhudyat ng mas malalang tapatan ng militar. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay kasunod ng muling pambobomba ng China Coast Guard ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa tangkang mapigilan ito. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, na ang Coast Guard ng China ay gumawa ng mga kinakailangang hakbang laban sa mga barko ng Pilipinas sa isang pinagtatalunang outpost ng West Philippine Sea. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard noong Biyernes ng mapanganib na maniobra sa mga bangkang Pilipino sa pinagtatalunang West Philippine Sea, kabilang ang pagpapaputok ng water cannon at pagharang sa mga barko sa isang resupply mission. Nangyari ang insidente sa panahon ng misyon ng Pilipinas na maghatid ng mga probisyon sa isang maliit na garrison sa 2nd Thomas Shoal, na bahagi ng Spratly Islands at isang matagal ng flashpoint sa pagitan ng mga bansa. 菲律宾两艘运补船和三艘海警船上次擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁临近海域，严重侵犯了中国主权。中国海警依法对菲方船只采取必要执法措施。中国外交部已向菲律宾驻华使馆提出严正交涉。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲方派军舰在仁爱礁非法坐滩，还企图对其维修加固，妄图对仁爱礁永久侵占。菲方行径。 严重违反国际法和中国与东盟国家签署的南海各方行为宣言，中方对此坚决反对。中方敦促菲方立即停止在海上滋事挑衅，尽快拖走非法坐滩军舰。中方将继续依法采取必要措施，坚定维护中国领土主权和海洋权益。 Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na ito ay tila insulto at sinisisi pa ang Pilipinas sa pagpasok sa Ayungin Shoal. Nasakop naman ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang China ay pilit tinatanggi at hindi makaintindi sa international law, kung saan ang lahat ng bansa ay may karapatan sa mga Exclusive Economic Zone nito. Pilit ding ginigiit ng China ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea nang walang basehan, at tanging gawa-gawa na mapa lamang ang kanilang pinaglalaban. Nagsagawa naman ng field training exercise ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine Coast Guard,
para paunlarin ang kanilang maritime cooperation at preparedness bilang bahagi ng isinasagawang AFP Joint Exercise Ajax Dagat Pa, ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz PS-16 at BRP Nestor Reynoso PC-380 ay naglayag kasama ng PCG vessel na BRP Malapascua MRRV 4403 sa labas ng Ilocos Norte noong Sabado, November 11, habang ang Philippine Navy aircraft na NV 320 Islander ay pinalipad din para subaybayan ang kanilang mga galaw sa panahon ng pagsasanay, ang mga asset ng AFP at PCG ay nagsagawa ng board, joint high-risk visit, search and seizure operations, habang ang iba pang simulated scenario na idinisenyo upang suriin ang koordinasyon ng mga kalahok na unit ay isinama din. Itinampok din dito ang aktibong partisipasyon ng Special Operations Group mula sa Philippine Navy at PCG Command sa Northern Luzon Command Area of Responsibility. Ang aktibidad ay nagpakita ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard habang ipinapakita ang mga kakayahan ng militar at Coast Guard assets, sabi ni Colonel Xerxes Trinidad, Chief of AFP Public Affairs Office, ang mga pagsasanay sa paghahanda sa seguridad sa dagat ay magtatapos sa 16 ng Nobyembre sa Northern Luzon Command. Magsasagawa ng live fire exercises ang Armed Forces of the Philippines sa Ilocos Norte ngayong Linggo upang subukan ang kakayahan ng tropa sa sama-samang pakikipaglaban, ang Joint Combined Arms Live Fire Exercise at Urban Operations na itinakda sa Miyerkules ay gaganapin sa 4th Marine Brigade Headquarters sa Camp Cape Bojador sa Burgos, isang bayan na matatagpuan sa hilagang kanlurang dulo ng mainland Luzon na nakaharap sa West Philippine Sea at malapit sa Taiwan, kung saan pinataas ng China ang pagiging agresibo nitong mga nakaraang buwan, sinabi ng AFP na magtatampok ang mga drills ng AW109 helicopters at Atmos 2155mm artillery at 105mm artillery, gayon din ang mga unmanned air vehicle, light attack aircraft. Ang mga drills ay bahagi ng nagpapatuloy na AFP Joint Exercise Dagat-Langit-Lupa na pinagsasama-sama ang Navy, Air Force, Army, at Special Operations Forces para mag-operate ng magkasama sa lupa, himpapawid, at dagat. Ang mga pinagsamang pagsasanay ay naglalayong bumuo ng mataas na antas ng kahandaan at pagtugon ng mga sundalo. Pinahuhusay nito ang ugnayan sa pagitan ng mga serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mga tropa na magtulungan tungo sa pagkamit ng iisang layunin. Sabi ng AFP, nasa 1,500 tropa ang nakikibahagi sa buong ehersisyo, na tatakbo mula November 6 hanggang November 17, sa buong Northern Luzon. Kasama sa iba pang mga drill ang isang cyber defense exercise, staff exercise, at field training exercises, kasama rin sa mga drills ang maliit na contingent mula sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.